Diyos mga Kauragon. So, ayan, nandito na naman tayo sa ating trabaho mga Kauragon. So, bali ngayon mga Kauragon, palit na naman kami ng compressor mga Kauragon. So, ayan, tuloy-tuloy ang palit natin ngayon ang compressor mga Kauragon kasi sira yung mga compressor. So ngayon mga Kauragon, may isi-share lang ako sa inyong kunting bagay pero mahalaga ito para sa ating ka-ACP. So ngayon mga Kauragon, bali, pagbalik namin ang compressor, so ang tanong dyan, required ba talaga at kailangan ba talaga natin palitan niya ng pressure switch? Ito na nga mga Kauragon, ito na yung ibablog ko ngayon about sa pressure switch. So ayan, kung bago ka pala sa aking channel, please like and subscribe to my channel. Ayan, Kauragon Vlogs! Giniagawa mo! Tara! So ayan mga Kauragon, papakita ko sa inyo Kauragon yung mga yung sinasabi ko na pressure switch ng aircon. So bali, ito po siya mga Kauragon. So ito siya mga Kauragon, pressure switch. Itong pressure switch na ito mga Kauragon, mahalaga ko. Konektado kasi ito mga Kauragon sa contactor natin, sa coil. So ngayon mga Kauragon, ang trabaho nito mga Kauragon, kapag walang karga, nagkakatong siya. Yung compressor, hindi na yan andar kasi nakatong siya. Paano masabi? Contactor. Hindi na siya andar. Dahil dito, assistance niya yung temperature, kung kulang ng karga o kaya supra. So bali ito, dalawang klaseng pressure switch mga Kauragon. So ito, low pressure switch. Itong low pressure switch mga Kauragon, nakasabit yan dito sa suction line. Ito ipapakita ko sa inyo mga Kauragon. Giniagawa mo! Mga Kauragon, yung sinasabi ko sa inyong low pressure switch. Ito yung tubo niya, yung suction. Ayan. Mayroon yan dyan, parang charging line. Ayan siya mga Kauragon. Parang ganon, na may takip lang. So mahalaga ito mga Kauragon, kinakabit ito dito para masense yung temperature. Kapag mababa yung karga na hindi tama sa kanyang PSI, automatic mga Kauragon ito kakatok yan. Pagkatok niya mga Kauragon, ito nakasiris lang ito dun sa contactor, connection, papunta dun sa loob. Pagkatok niya, itong compressor natin mga Kauragon, nakakonekta ito sa contactor, ito, the 3-piece nito. Hindi na ito aantar, hihinto na siya bigla. Ayan. So, ang trabaho nito mga Kauragon, piniprevent niya na masira ang compressor. Piniprevent niya na umandar na walang kargang freon. So, iyan po ang trabaho niya mga Kauragon. Sa low pressure switch, ayan. Ito po siya nakagabit yan doon. Ayan. So, paano mo malaman pala mga Kauragon na low pressure switch to? Kasi ito mga Kauragon may dalawang kulay. Ayan o. Itong tinanggal ko dyan, kulay dilaw yung wire. Ito naman tinanggal ko ay yung kinabit kong bago to, kulay itim. So malalaman natin mga Kauragon kasi sa pressure niya yun, may nakasulat siya 25 PSI. Yan, mababa yung kwan niya, pressure niya. So dyan mo malalaman na low pressure switch yan, kahit magkaibang kulay ng wire. Itong tandaan nyo, kahit magkaibang kulay ng wire, kapag nakita nyo dyan yung PSI niya, makikita nyo kaagad na kwan siya, low pressure switch. So yan, tapos na tayo mga Kauragon sa suction line at low pressure switch. Papunta naman tayo sa kabila. So ito, ito naman tayo mga Kauragon sa maliit na tubo. Kaya discharge line daw, ayan. Oh my God! Ayan. Wow! Kahihina ko pala yung mga Kauragon sa mga koleksyon. So ayan siya mga Kauragon, dito naman yung nakakabit sa high pressure. Paano mo naman malaman na high pressure itong mga Kauragon? Ayan, nakasulat siya 520 PSI siya. Ayan siya mga Kauragon. So it means mataas yung pressure na required dito, kaya nandito siya sa high pressure. Kaya malalaman mo na high pressure ito siya. So ganun lang yan mga Kauragon. So, kaya baka mamaya, malito kayo. Bakit dalawang pressure switch?
ang pinalitan niya ay ano, dalawa yan sa isang yun. Dalawa yan mga kaurakong kasi may low pressure fluids na tinatawag. Ito. At sa kamay, high pressure fluids na tinatawag. So ito siya mga kaurakong. So kung titingnan niyo mga kaurakong yung lumang binaklas namin dito, ito siya dalawa. Ito siya. Oh, dalawa siya. So itong kuna yan, high pressure yan. Itong kulay rin. Ayan. Itong kulay yellow, low pressure siya. Okay? So ayan, ganun lang kasimple mga kauragon kung paano malaman at paano makapagpalit ng low pressure and high pressure. So ayan, bali yan lang yung vlog ko ngayon mga kauragon. Short videos lang tayo. Pero mahalaga yan mga kauragon. Mahalaga yan sa ating mga kaibigan na nakakapanood nila. So ayan. Mahalaga na yung sinasabi ko ng low pressure switch at high pressure switch. So pag nagpalitan ng pressure mga kauragon, so kailangan palitan natin. Kasi kung minsan mga kauragon, baka mamaya sira yung low pressure switch or high pressure switch. Kahit na walang karga ng fluid niya, andar siya ng andar. So masisira yung pressure natin. So ayan lang yung tema natin ngayon. So ayan. Shoutout nga pala sa YTC family. And po, sa aking mga kaibigan. Sa aking mga new subscriber. Ayan. Shoutout na rin po mga kauragon sa aking family. Ayan, family Trinidad. At salamat sa supportan nyo. So, thank you very much mga kauragon. Subali, yun lang yung vlog ko ngayon mga kauragon. Ngayong araw na to. Tingnan nyo naman mga kauragon. Kailangan na naman namin magpalit ng damit. Nakatatlo-apat kami ng damit mga kauragon. Ayan. Tatlo-apat kami ng damit. Bago kami bumababa. So yun lang po yung mga kauragon. Yung isi-share po yung exing content na gusto kong ipaalam sa inyo. So yan, hanggang dito na mga kauragon. Thank you sa inyo, sa mga new subscribers. Bye!